Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay isang napakasimpleng recipe ng paggawa ng popsicle para sa panahon ng tag-init. So meron ako ditong 2 and 1/4 cups na hot water. Tapos ihahalo natin 2 sachet ng instant juice mix or instant drink mix. So, for this recipe, maghahalo ako ng strawberry tsaka ng apple. So, kahit anong flavor na gusto nyo, yun ang gamitin nyo or paghaluin ninyo, pwedeng-pwede. So, bakit 2? Kasi, pag popsicle or pag malamig, mas nagiging matabang yung sa panlasa natin. So, kapag isa lang yung ginamit ninyo, medyo matabang yung lasa. Tapos, isa pa, importante na hot water para completely mag-melt yung sugar dito sa juice mix na ito. Dahil kapag hindi, mag-somehow mako-concentrate lang yung tamis doon sa ilalim. Haluin nyo lang siyang mabuti hanggang mag-melt completely ang inyong sugar. Tapos, I recommend na gumamit kayo ng lalagyan na meron ng pout. Pout ba to? Spout ba? Spout. Ayun. So, gamit kayo ng parang pichel, ayan, na may ganito, para madali siyang ibuhos sa inyong mold. Ready na to para ibuhos sa ating popsicle molds. Itong popsicle molds na to ay in-order ko online. I think around 150 pesos siya. So, kung meron kayong ganito, perfect. Pero kung wala, pwedeng-pwede kayong gumamit ng plastic na ice candy tulad nung nabibili natin ng mga bata tayo, or gamit kayo ng maliliit na plastic cups para gamitin mold. Ayan. Okay, so, buhos na natin. Sorry, medyo nagkalat ako. Ayan, tapos takpan lang natin ito. Ayan, at ilagay natin sa freezer hanggang sa tumigas. Heto na ang ating frozen na homemade apple strawberry na popsicles. So, may tatlong paraan para tanggalan nyo siya ng madali sa inyong popsicle molder. Una, i-dip nyo siya sa mainit na tubig. Pero kung wala kayo available na mainit na tubig, tapos sinatamad kayo magpainit ng tubig, pwede nyo lang siyang ilagay sa ilalim ng gripo. Tapos hayaan nyo mag-run yung water for about 15 seconds. Katulad ng ginawa ko dito. Tapos, pwede nyo na siyang ma-pull na madali out of the mold. Tapos, pangatlo, hayaan nyo lang siya at room temperature for about 5 minutes. So, yan ang ating homemade apple strawberry popsicles. Tikman na natin. Sarap. Pwedeng-pwede kayong mag-stock nito sa inyong freezer at anytime na naiinitan kayo, kuha lang kayo. Or after ng mga meals nyo, ito yung gawin yung dessert. Kung may mga tanong po kayo, huwag po kayo mahiya. Mag-leave lang po kayo ng comment below. Huwag nyo rin po kalimutan na mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa mga pinaka-latest na recipe videos. Tapos, i-follow nyo rin po ako sa Instagram at saka sa Facebook. Yun lang po. I hope subukan niyo po ang recipe na ito. I'm sure ma-enjoy niyo at ang buong niyong pamilya this summer. So, ulitin po. Bye!